Mga kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga. Magandang pagnilayan natin ang mga pagbasa sa araw na ito. At narinig po natin sa unang pagbasa na nilagom o sinamarize ni San Pablo ang kanyang mga pangaral sa Galatia, na sinasabi niya na ang batas ay hindi lamang naka-confines o dapat nakalimit, no? At ang sinasabi niya, iniatid sa atin ni Jesus ang napakahalaga na kaloob, walang iba kundi ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating ugnayan sa Kanya, o what we call the gift of faith. At kung tayo magkakaroon ng relasyon kay Jesus, mga kapatid, no, sa pamamagitan ng pananampalataya, then mararamdaman natin na tayo ay anak ng Diyos. Hindi lamang ang bayang Israel, but all of us ay anak ng Diyos. At wala nang makapaghihiwalay pa o makakapag-separate sa atin between the Jews and the Gentiles. At ngayon sa ating gospel, pinuri ng babae ang ina ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat, kumbaga nakita niya kung ano ang bunga na nakikita kay Jesucristo na ating Panginoon na ginawa ni Maria kay Jesus. Ibig sabihin, mabuting tao ang Panginoon. Naging mabunga, productive ang Panginoon. Kaya kung bakit niya nasabi ito. O maybe talagang kitang-kita natin yung relationship ni Maria sa kanyang anak at kay Jesus sa kanyang ina. Kaya, nung marinig ito ng ating Panginoong Jesucristo, anong sinabi niya? Jesus said, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Alam mo, kung ating titignan yung babaeng nagsabi nito, narinig natin, mga kapatid, sa realidad na buhay kapag yung gospel narinig natin at ang buhay ng Panginoon. Kung meron mang unang masasabi nating higit na mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos, walang iba kundi si Maria na ating ina. Sapagkat mula pa lamang sa simula nakita natin kung paanong sumunod si Maria, hindi lamang doon sinasabi nating marinig niya ang tinig ng anghel o yung mensahe ng Diyos na ipinarating sa kanya na talagang ginanap naman niya sa buong buhay niya. Kaya kung meron mang talagang masunurin, may pananampalataya, at nakita natin yung buhay ng pagmamahal sa Diyos, ay walang iba kung hindi si Maria na ating ina. Sa aking refleksyon sa ating readings today, narinig naman natin sa unang pagbasa na yung unang mga tao, sila'y hinubog sa batas. Hinubog sila sa mga rules, mga kapatid. At ang naging buhay nila, walang iba kundi ang batas. Pero yung batas ay nagsiset siya ng limits, no? Para makontrol o ang tao. Pero sinasabi ni San Pablo na mayroong regalo o kaloob ang Diyos. Walang iba kundi ang pananampalataya. Kaya sabi niya ni San Pablo, kaya't ang kautusan ang naging tapagturo namin hanggang sa dumating si Kristo, at sa gayoy kami mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ngayon, nananalig na kami sa Kanya at wala na kami sa pangangalaga ng tagapagturo, which is the law. Kaya, mga kapatid, higit na binigyan yung relationships. Relationship with Jesus. Relationship na alam natin
nagbigay ng buhay at lakas sa tao. Kaya yung relationship na ito, naranasan ng tao sa pamamagitan ni Kristo, walang iba kundi ang batas ng pag-ibig. Tandaan natin, ang batas ng pag-ibig ay ang fulfillment, kaganapan ng lahat ng batas. At nahipo yung mga tao at naranasan ng tao, nadama ng tao sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Kaya ngayon, hanggang sa ngayon, nararanasan natin yun, yung pag-ibig na iyon, sapagkat nakita natin, naramdaman natin kay Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at ang pagtatagumpay ni Kristo sa kanyang muling pagkabuhay ay tanda ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya masasabi natin, sa pamamagitan ng aksyon ng Diyos sa daigdig ay nakita natin yung pagmamahal na pinakamakapangyarihan. Ibig bang sabihin, walang halaga ang batas na naroon noon? Ay, of course, hindi. Sapagkat yun ang naging guidelines, mga kapatid. Pero kung yung pag-ibig ay malalim sa atin, lalong-lalo na napakipag-ugnayan natin kay Jesus, ang pinaka-exciting ay malalampasan natin, we go beyond doon sa rules and regulations o sa laws. Ibig sabihin nito, we will move far beyond the limitation and restrictions of the law. Bakit? Sapagkat sa pag-ibig na tinanggap natin, kaya natin mahalin ang ating kapwa na kahit hindi tayo kayang mahalin. Amen. Mamahalin natin ang ating kapwa dahil alam natin nagmamahal tayo sa Diyos. Nararanasan natin ang pagmamahal na yan, kaya matatanggap natin sila. So, we are motivated by the love of God. If we are motivated by the love of God, mga kapatid, siguro hindi man simple, pero magagambwa natin ang tinuturo ng Panginoon sa atin. Kaya ngayon, hinahamon tayo na mas lalong higit mapalalim natin ang ating pananampalataya kay Jesus. The more we experience Jesus, the more natin naranasan and we are aware the love of God. Amen.